Kung makalat sa social media ang video na ito sa nag-iisang crematorium sa Iloilo City, nagkalat ang mga bangkay sa loob. Kinumpirma ito ng may-ari ng punerarya. Galing umano sa ibang probinsya ang mga bangkay noong isang gabi. COVID-19 ang sanhi ng kanilang pagkamatay. At dahil sa dami ng mga dumating, hindi nila naasikaso ang mga ito. Gabi na yon, we are not been informed na may darating na mga patay galing sa Aklan at saka sa Kalibo. Dinadala yan sila ng mga ambulance. They are supposed to endorse it to us. Hindi na iiwan lang nila dyan sa labas. Giit ng may-ari, nalinis na nila ang lugar kung saan nakahilera ang mga bangkay at nailagay na sa freezer. Pero sa dami ng mga bangkay, pansamantala munang ititigil ng punerarya ang pagtanggap sa mga patay na ikikremate. Tatapusin muna nila ang mga nakaunang pila sa cremation. Because of the overflow ng patay from Antique, Aklan, Capiz, at saka dito sa Iloilo sa atin, it is too much for us na mag-accept ng mga patay na we could not do it right away kasi ang mga tao, they are also anxious na kung mayroon silang ipakremate, kailangan nila talaga makuha agad. Hinihintay ng pamunuan ng punerarya ang pagsasaayos sa kanilang bagong makina para sa cremation para mapabilis ang kanilang serbisyo. Naghahanda tuloy ang Karatig Lalawigan ng Aklan ng mapaglilibingan dahil sa pansamantalang pagtigil ng pagcremate sa mga bangkay sa krematorium ng Iloilo. Partner ng Aklan ang funeral parlor sa Iloilo para sa mga namatay dahil sa COVID-19. Isinailalim naman sa hard lockdown ang Iloilo City simula ngayong araw hanggang sa Agosto 8 para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Nag-ikot ang compliance team ng lungsod para masigurong essential na tindahan lang ang bukas. Ipinasara ang mga hindi sumunod. Siyempre, dapat lang din na ni sundo ng ila. Sabi niya, susunod na lang sila muna kung ano ang dapat. Ang ginarikawan sa kay mostly sa nag-atulog. Sabi niya, iniiwasan nila ang mga mamimili na galing sa ibang bayan kaya kailangan ipasara muna ang mga establisimento. Inabisuhan ang mga customer na bumalik na lang sa Lunes. Mga fully vaccinated lang ang bisitang pinapayagang pumasok ng Iloilo City Hall. Kaya hindi tuloy nakapasok ng gusali si Aya na nag-aasikaso sana ng business permit. Sir, kay first dose pa lang ako. Sabi niya, hindi siya nakapasok dahil first dose pa lang siya. Kaya nakikisuyo na lang siya muna sa kasamahan na fully vaccinated na. Sa ngayon, higit 1,000 na ang active cases sa lungsod. 373 ang bilang ng mga namatay buhat ng magsimula ang pandemya. Roland Escaniel, ABS-CBN News.